Hi guys, ako po si TP, ang DH ng mga DH. So ganito, nagpapaka-obsessive compulsive ako dun sa mga declassified files ng United States National Archives. Tapos, ang available dun, hindi kasi dine-classify lahat. I mean, ang available lang dun, mga files from 1973 to 1979. So, hindi kompleto yung picture na binibigay. Tapos, ang dami pang mga files doon, mga redacted. Ibig sabihin po doon, either pinutulan ng pages or siguro nasunog na yung mga pages. Kasi guys, tagal na yun eh. Tapos, nung in-scan daw siya, parang mga year 2005, parang ganun. Tapos, isipin mo 1979 to 2005, 89, 99, 2009. So, mga 25 years yon. So, masalimuot. Siyempre, may mga mawawala doon, etc. But anyhow, I think, merong mga, binasa ko eh, tapos naglagay ako, nagawa ako ng notes. Tapos, it's time na magkaroon tayo ng mas balancing discussion on martial law. Kasi ang nabubwisit lang talaga ako, parang pinagbumukhang santo lahat ng mga dilaw. Hindi ko sinasabi na inosente si Marcos. May ginawa rin siyang kalokohan, kamukha rin ng mga dilaw. Pero ang kailangan kasi guys, real talk, hindi tayo naglulokohan dito, di ba? So anyhow, gawin nga natin to, play lang muna ako ng opening song. Graphics. Papak. Pinoy, puro tawan at di ka mapapagod. Thinking Pinoy, para sa bayan. Ang programang wise at may laman. Informative news at maasahan. Di na malilinlang. Thinking Pinoy, para sa bayan. Mamamahayag na siyang tunay sa mundo ng lies and hate. Thinking Pinoy makes our world better today. Ayaw nga pala, regarding dun sa kay Inday, may tinatanong kayo. Meron sa akin nag-send ng screenshot. Hold on lang ha. Do-double check ko lang muna guys, ha? Kailangan natin muna i-fact check ang chismis, char. Hold on. Okay. Oh. All right. May chismis. Copy link address. Ito. May bagong chismis. Share ko lang sa inyo ng mabilis na tingnan natin kung ano ibig sabihin nun. Share. Screen. Dadyan. Excuse me. So, etong si Rudolph Ian Alama. Ano? Nung chinek ko yung ano niya. Sino ba to? Taga Philippine Information Agency sa Davao. Apia. Okay. So nag-post siya kanina, sabi niya, habang hinihintay daw si Mayor, so si Mayor Inday yan. Habang hinihintay daw si Mayor Inday para sa isang video shoot, napansin daw niya ang isang familiar looking na lalaki na papanik daw doon sa stairs. Kamukha daw ni Senator Bongo. Pero wala daw entourage, so baka daw look alike lang. Ah, okay. Sabi daw, naa Mayor diha. Ibig sabihin nun guys sa Tagalog, nandyan yung mayor, ganyan. At tinanong daw yung mga guard sa city mayor's office. Tapos, ang sagot naman nung mga guard, naa Sir BG. So, naadire. Ibig sabihin, nandito po. Oh. So, apparently, according dito, it appears na dinalaw about an hour ago ni Senator Bongo si Mayor Inday. Anong date na ba ngayon? 11-8. So it's already Monday. So 7 days na lang bago yung substitution. Eh di ba nga tinatry na ligawan ng PDP laban na gawing presidente si Inday. So let's see.
eh, pinost eh, public eh. Hold on lang. So ganito guys ang pinagkakaabalahan ko buong araw. Nagbabasa ako nung ano, declassified na files. Tapos sabi ko, imbis na kailangan niya pang manood ng buong kakornihan na ano, tinuruan ko naman kayo kung paano niyo hanapin eh. Diba? So ang ginawa ko guys, binasa ko from 1973 to 1979. Siguro mga 500 yun na ano, mga 500 yata yun na na-declassified na si na Department of State files. Tapos hinahanap ko yung mga interesting na parts. Na alright. So ang gusto ko sana sa ang gusto ko sana ng mangyari dito guys. Alam ko marami sa inyo pro Marcos anti-Dilaw. Pero ang habol ko dito, magkaroon tayo ng mas honest na discussion kung ano talaga yung nangyari sa martial law. Kasi kung kasi ang ito problema, nung panahon ng martial law, di syempre kontrolado ni Marcos yung mainstream press. Tapos yung opposition, hindi makapagsalita ng maayos, kaya nga nag-underground press sila, di ba? Tapos nung nanalo na, nung bumagsak na si Marcos, naupo si Cory, yan namang yellow press ang nag-ano, ang umangat. Tapos sila silence naman yung mga maka-Marcos. Tapos ngayon na pumanik, ano, ngayon malakas pa rin ang yellow press, kung naupo si Pangulong Duterte, makikita nyo naman, yung mga independent voices na hindi kalinya ng mga Dilaw, hindi rin naman nila pinopromote. So basically, what the Yellows did right now is what Marcos did to them. So ini-imagine ko, kung sakaling maging presidente si Bongbong Marcos, kung sakaling manalo siya sa 2022, gusto ba natin, ano, vicious cycle na lang? Diba? Gusto ba natin yung, ano, oh, so maupo naman si Bongbong, tapos pro-Marcos narrative na naman. Tapos pag sumunod na eleksyon, kumari manalo si Inday, o sige, pro-Marcos pa din, fine. Tapos pag bumaba na si Inday sa 2034, Dilaw na naman ang papanik, tapos pro-Dilaw na naman. E naglolokohan lang tayong lahat. Diba? So maganda, i-real talk na lang natin na, alright. So, I think familiar na kayo doon sa primary narrative nung martial law. No. Ito may pa-under naman 'to. Akala mo naman alam niyo. Okay. So, ganito, alam na natin primary narrative nung martial law no 1972 daw. Ito yung version ng mga history books natin nung elementary at saka high school at saka nung college. Ang eksena guys, parang okay, ito si Marcos, nag-declare ng martial law no 1972, naging diktador. Tapos 1973, nagpagawa ng konstitusyon na kabatiin niya. Tapos ang haba-haba sa kapangyarihan ng torture ng political opposition, kinulong si Ninoy Aquino ng sobrang tagal. Eventually, pinakawalan pero para lang magpagamot sa states. Pag-uwi ni Ninoy noong 1983, binaril daw sa NAIA. Tapos, nagkaroon ng People Power Revolution noong 86, natanggal si Marcos, lumipad ng Hawaii. The whole nine yards. Alam nyo na yun eh. Na? Sabi nyo isa, I don't think gagawin ni BBM yung TP. Alam ni BBM na sa lubsob ang ganyang galawan. Well, kung si BBM lang, I think mas gusto niya yung honest na lang na conversation in all fairness to him. Ang problema lang po kasi guys, what you have to remember is that when you vote for a president, you don't just vote for that person. You vote for everyone around him or her. So that means maraming mga interest na magiging at play. So kahit po sabihin man ni Bongbong halimbawa na, op, i-real talk lang natin ang history ha, hindi po necessarily mangyayari yon. Kasi meron pong ano eh, bureaucracy eh, tsaka sobrang laki ng pamahalaan para ma-micromanage mo lahat. There is, while, sige, pagbigyan natin ng benefit of the doubt si Bongbong, but we have to be fair. We have to have an honest conversation. If not, then we will just be following yung footsteps ng mga Dilaw. Ayaw natin nun. Diba? So, heto na. Nandito ako sa 1973. Eto ah, para lang guided kayo ah. Para makapunta kayo dito, punta kayong google.com. Tapos, itype nyo lang US National Archives Access to Archival Databases. Okay.
Tapos pagka-enter nyo yan, ilitan ko nga ng konti yung screen para mas makita nyo. Ayan. Yun po sa mga nalalabuan, ang suggestion ko sa inyo, pumunta kayo sa youtube.com/thinkingpinoyph kasi doon 1080p yung aking resolution yung nung live ko. Kasi sa Facebook, ang limitasyon ko hanggang 720p lang. So kung gusto ninyo na mas malinaw yung nandito sa dito sa kabila ako dito sa YouTube kayo manood na. All right. So nandito tayo, ha, ginugol natin US National Archives, access to archival databases, tapos click natin yung pinakauna. Okay, intay lang po ng konti at medyo may kabagalan ng internet pack. Tapos pag nandito na kayo sa homepage, US National Archives, to click niyo lang yung diplomatic records. Tapos pag tinype niyo yung halimbawa Benigno Aquino, pilitaw na po yung mga records po ng correspondence between the US Embassy in Manila at saka US Department of State. Classified siya by year, okay? So ang ginawa ko rin sa mga records na to, binasa ko isa-isa. 282 records. Ayan. Habdame. Sakit sa ulo. Binasa ko pa mga 500 pages in 3 hours. Nakaka-stress. Alright. So, eto na. Kunin ko lang yung notes ko. Ayan. So, una, ikwento lang natin ng mabilis, ha. Mabilis na ikwento na to. Hindi naman sobrang haba kasi karamihan na ito, alam nyo naman, eh. Pero, ang sasabihin ko lang, yung mga hindi natin pa naririnig. Na? Kasi, syempre, kung sino nanalo, siya bida. Diba kung sino nagkwento, siya bida. Nagkukwento, yung nanalo. E de, yung version na nanalo, yung maririnig mo. So, sabihin natin yung mga parte na hindi minemention masyado sa mga history books. Actually, so far, dito ko pa lang siya nakikita na minention sa declassified na diplomatic correspondence. All right, number one. Noong po September 13, ayan na, September 13, 1973, from Department of State to US Embassy Manila. Ang sabi daw dito, mga 11 buwan na, mga ilang buwan na po naka-incarcerate, naka-detain si Ninoy. Tapos, Okay. So si Anita Aquino Fagan, kapatid daw to ni Ninoy. Ay, pinsan pala. Pinsan ni Ninoy, nag-inquire daw ako, kumusta na ba si Ninoy? Mabuti ba yung kalagayan niya? Kembot? So, ayun lang, nagre-request yung Department of State sa Maynila, US Embassy Manila, na, oy, kumusta nyo nga si Ninoy? Buhay pa ba? Ngayon, isa sa mga, yung mahalagang part dito, sabi daw ni Marcos, incomunicado, ibig sabihin, hindi mo malapitan, hindi madalaw si Ninoy, kasi daw, despite daw na nasa mabuting kalagayan naman, ginawa siyang incomunicado kasi nag-i-smuggle out daw siya ng mga propaganda material sa kanyang mga cells. Eh, sa kanyang selda. Ngayon, note ha, bawat isang basahin ko dito, mahalaga kung sino yung nagsabi. Ha? Ibig sabihin nun, pag si Marcos ay nagsasabi ng something na naka-align sa interest ni Marcos, eh nasa malamang, may himas yun naman ka Marcos. Pag taga-oposisyon naman na nagsalita, syempre, may himas yun na maka-oposisyon. However, yung mga parts na sinasabi dito na comments ng US Embassy, ang himas nun, US interests. Pero relatively minimal yung himas, in my opinion, kasi pag ang nag-uusap lang naman US Embassy at saka Department of State, hindi nila masyadong kailangan magpropaganda. Sila-sila lang nag-uusap eh. Ano mapapala nila kung maglulokohan silang dalawa? Eh pareho naman Amerika yan, di ba? So anyhow, ayan, yun yung, kailan ba to? April 13, 1973. Okay? Ngayon, yung susunod na interesting na part ay noong August 25, April. So, mga later that year. No? Control V. Alright. Noong pong April 25, August 25, ayan o. August 25, 1973 from American Embassy Manila.
Eto, pag pumunta kayo rin sa dulo niyan, eto, may comment, nakasulat dyan comment. Meron TPO na SMN ay mamaya, 9:30, huwag nga kayong atat. 9:30 pa yun. Alright, so may comment. Sabi daw, yung mga akusasyon laban kay Aquino na nagpa-plot daw na katulong yung mga komunista ay hindi na bago. May sinabi na raw na ganong akusasyon si Presidente Marcos matapos yung August 1971 na suspension na writ of habeas corpus at saka ilang araw bago i-declare yung martial law noong 1972. Pero ito ang unang beses, August 1974 to ha, ito raw yung unang beses na yung may actual daw na mga charges, may actual na asunto na final. Ngayon daw, si Aquino raw patuloy-tuloy na sinasabi na walang ano. Dami yung issue, pwede ba makinig muna kayo? Che. Alright. Si Aquino daw, consistent lang, dinideny yung charges ng subversion sa publiko. Excuse me, prior sa kanyang arrest noong 1972, September 23, parang one or two days yun after martial law. Tapos, pero, eto yung interesting na sinabi ni Sullivan. Si Ambassador Sullivan to ang nagsulat nito. Ayun o. No? Ayun yung part o. Sullivan. Ambassador ano to, William Sullivan. He made raw numerous statements in private to embassy officers and others na lumilitaw na close siya sa New People's Army. Alright? So, ang appreciation, kasi daw si Ninoy madaldal. Promise, madaldal daw. Tapos lumilitaw nga, may mga ano, medyo na-close siya sa NPA base sa ginawang daldal ni ano, Ninoy. Ngayon, eto na, August 29, 1973. Ano naman to? Two days later, may bago na namang sulat mula sa ano naman to? From American Embassy Manila to Secretary of State Washington, D.C. 29 August 1973. Ano ba yung mahalaga rito? Ito, close. Sa baba, mayroong imaginative kembot. Ito. Ito yung comment ni Ambassador. Eh, hindi pala si Ambassador Sullivan nagsulat nito. Nagsulat nito si Pernell. Si Louis Pernell, yan po yung Deputy Chief of Mission sa US Embassy Manila at that time. So parang assistant ambassador, parang ganun. Oo. Tapos daw, may mga aspeto, sabi ni Pernell, ito yung opinion niya ha, ito yung appreciation niya sa sistema. Meron daw mga aspeto, yung kaso ni Aquino, na hinahandle rin sa Supreme Court. Yung Military Commission number 2, ito yung parang military tribunal niya, parang courts martial, ganon. Which Mayor Kembot, alright? Aquino has refused to play prosecution's game of attempt in yada yada. Okay. May part dito, eto. It is interesting to note, okay, eto daw, ito yung interesting na part na hindi natin alam, hindi ko pa narinig dati. Yung sinabi ni Pernell na, well, inaasahan ko naman na sasabihin ni Aquino na may na hindi patas yung magiging laban, na may prejudice laban sa kanya. Ang na-interest ako doon sa part na even though clothed in imaginative form. So hindi malinaw kung kinakargahan nga talaga ni Aquino yung kwento niya. Kung fair ba talaga o hindi. Kasi baka do imaginative, parang ganon. So parang, okay. Alright, eto, it gets interesting as we go along. Noong May 7, 1975 naman, alright, May 7, 1975, eto, si Aquino daw nag-hunger strike. Alam natin yung hunger strike, no? Ngayon, ang diferensya, parang ano daw, sandali lang to. Sinabi daw nito na Marcos will not permit Aquino to die. Control F to die.
All right. Ito ba yun? Parang mali yung ano, nakuha ko. Wait lang ha. Ay hindi, mali yung nakuha ko. Ito pala. Hold on lang ha. All right. So ito, tingnan niya natin kung ano laman nito. So may Washington Post article daw, sympathetic kay Aquino. Ah, dito nag-umpisa yung usapan about asylum for Aquino sa Amerika. So sabi ko naman, fair enough. Ngayon, eto na. Ngayon, ang pag pinasan nyo po, yung iba pong mga entry sa 1976, umiikot lang siya sa kumusta na si Aquino, nag-hunger strike siya, pero apparently nung dulo, ayaw rin niya mamatay, so kumain pa rin siya. Eh, siguro napagod na mag-hunger strike. Ako nga, promise yun. Pag ako, kinulong ng opposition, guys. Hindi ko kaya talaga mag-hunger strike. Masarap kumain eh. Bakit ba? Diba? So, kaya lang, check ka lang. I mean, natatawa ako kay Ninoy na tinigil niya hunger strike. Hindi niya pinangatawanan. However, I understand. Kasi masarap pong kumain. Eto na. August 4, 1976. Eto yung isa pang interesting na part. Ito yung interesting na part, ha? Nasaan na ba tayo rito? Ayan o, August 4, 1976. Ito yung interesting na part, yung first line. No, while basic political rights remain curtailed under the current martial law regime, the Philippines has a fair human rights record by the prevailing international standards. Gets niya? Ang sabi po dito ng US Embassy, Manila, siyempre, nabawasan yung mga political rights nung nagkaroon na ng martial law. Pero in fairness, maayos-ayos na yung human rights record ng Pilipinas batay sa international standards. May mga isolated instances daw ng torture o minsan ay pagpatay ng mga political detainees. Pero mas ano sila yung aberration, yung exceptions, than the result of government policy. Interesting. Actually, yung hunger strike na for publicity purpose, pwede na pa ba naman? Kaya nga nag-hunger strike, publicity naman talaga yun. Ano ba? Kahit naman sino nag-hunger strike, publicity na naman ang gusto. Ano tayo magplastikan doon? Alam natin, tuso sa politika si Ninoy. Pati rin naman si Marcos, pareho lang din sila na nagpapaandar. Let's just be fair, ano? Ang problema nga lang, syempre kung magpapaandar ka, kailangan medyo may suspension of disbelief. Hindi yung sobrang obvious na paandar. Parang yung in-interview ko yung isang araw dun sa sukatan, yung medyo iyak pa siya, grabe talaga yung awa ko sa mga cowboy na rin. Ganyan. Yung sobrang out of nowhere yung kanyang script. Tapos ako parang, okay. I mean, may script ka naman. Josh, wala nagsasabi na peer review. Ibaban kita. Ang kulit-kulit mo. Guys, binabasa ko yung mga comments nyo in real time. So kung sasayangin nyo lang yung oras ko, natitingin ako doon, tapos puro lang nang-aasar lang, nang haharot lang kayo dyan, ibaban ko na lang kayo. Ha? Hanap lang kayo ibang panoorin. Okay? Hanap lang tayo ibang panoorin. Kasi nakapagod magbasa nito. Tapos, ang drama nyo lang dyan, nangaharot, din nyo naman siniseryoso yung usapan. Hanap ko yung ibang page na ano. Hanap ko yung ibang page na mapapanood. No. Promise. Final warning. TP, wala ka ba ngayon sa SM na yung mga bakla kayo ng taon? 8:30 pa lang. 9:30 pa yung show. Hindi ba po pwedeng may gawin ako bago mag 9:30? Ano ba yon? Dapat nakaganon lang ako hanggang 9:30. Tapos pag 9:30 na, kaganon ako ba? O tara, SM na yun na. Ganon. Alright. Final warning. Yabang mo naman, TP. Actually, mayabang talaga ako. So, iba na rin kita. Sige.
Okay, next. Marami na ba ibang pwedeng i-follow dyan? Yung mga nanghaharot lang na page. Na lang kayo. Seryoso po dito, ha? May panahon dito na biruan, may panahon na seryoso. Ang pinag-uusapan po natin dito ay Philippine history. Gusto nyo bang baklain natin yung Philippine history? Really? Alright, punta tayo rito. Nasa na ba ako? Ah, Congressional Request for Human Rights, ano? Kembot. Human Rights Information. Okay. Meron ditong part na, kailan ba to? September 30, 1976. Ayun. Part dito, ayun o. Yung mga instances daw ng torture at maltreatment ay mga aberrations at hindi resulta ng explicit government policy at the political level. Ibig sabihin nun guys, hindi inutos ni Marcos. Politiko si Marcos eh. Di ba? Political level. So hindi inutos, at least ha, at that point, 1976, hindi inutos ni Marcos na, ano, hindi explicitly inutos ni Marcos na pumatay ka. Ha? Yun yung sabi ng US Embassy. Alright, next. Ngayon, noong October 22, 1976, may isa pa. October 22, 1976. Kailan natin mag-load ah, mabagal eh. Okay. Control++++, Control+F, delimited. Ito. Ang sabi rito guys, ang mga political rights daw noong October 1976 ay bawas na bawas pa rin. Pero yung basic human rights daw ay ini-enjoy pa rin ang karamihan ng mga tao. Naniniwala daw ang embassy na mas maganda na ilagay yung ang tingin natin ng, sa human rights daw sa Pilipinas to sa panahon na yon, eh patuloy-tuloy pa rin naman. Tapos daw, kung ikukumpara daw sa ibang mga diktadurya, sa ibang lugar, eh maayos-ayos na raw yung Pilipinas. Tapos daw, ang interesting pa na part dito, gusto daw i-emphasize ng US Embassy na bukas daw ang government of the Philippines sa mga international na ano, yung mga investigator, halimbawa Amnesty International, ano ba ICJ? International Court of Justice. Oo. Tapos ICRC, yung Red Cross. Oh, Red Cross 'yan. Oo. Sa kabila daw ng wording ng Amnesty International report, hindi daw makakita ang US Embassy sa Pilipinas ng consistent yung permis na pattern daw ng gross violations ng internationally recognized human rights. US Embassy ang nagsasabi nito, ha? Nevertheless, kung yung kasalukuyan daw na rehimen ay yung parang ma-threaten, yung ma-feel threatened, wala raw silang duda na repression ay iaangat, yung magigipit talaga si Marcos. Kung ang pangunahin daw na gusto ni Marcos ay manatili sa kapangyarihan. Yung pananatili ni Marcos sa kapangyarihan, hindi na ako nagugulat doon. Parang balita pa ba 'yon? Eh grade 1 pa lang ako, pinag-aaralan na namin 'yon. However, ang worthy na i-note ay yung sinabi po ng US Embassy na sa kabila daw ng lingwahe, sa report ng Amnesty International, hindi rin sila makakita sa Pilipinas ng consistent na pattern ng gross violations of human rights. Hindi yan minemention sa history books natin. Ang minemention sa atin ay parang mala-Holocaust yung ano. Diba? Yung parang araw-araw, blank, boom, pew-pew, ganun yung mga Marcos-Marcos, diba? Okay, next. As indicated above, ay, hindi, nasabi ko na yon. Okay, 1977 tayo, guys. Nagagets ninyo? So, hindi ko sinasabi na santo si Marcos, pero kailangan magkaroon tayo ng matinong usapan dito. Alright. Ah, ito. June 1977 to June 1,
1977. Ayan. Eto guys, dito tumaas yung kilay ko. Noong 1977, ilang taon na yun? Limang taon na yun simula nung dinetain si Ninoy. Ano? Limang taon na. Alright. So, sabi daw po ni Senator Salonga, si Jovito siguro to, isa lang naman ang kilala kong Salonga na politiko. Sabi daw ni Senator Salonga sa mga embassy officers na meron daw pagkakawatak-watak o paghahati-hati doon sa mga abogado ni Ninoy. Sa isang all-day meeting daw noong June 30, may ilan sa mga adviser ni Aquino na nag-move daw na ipakonvict na siya agad sa tribunal para political pogi points. Isa daw sa mga nag-agree dito ay si Senator Ramon Mitra. Pero kinontra daw ito ni Salonga na ang pakiramdam daw ay yung mabilisang conviction kadali ang buhay ni Marcos, parang giginhawa buhay niya. Kinumpara daw nila to sa parallel ng kaso daw ni Kim Dae-jung. Sinabi na yung pag nagkaroon daw ng maagang conviction, magkakaroon daw ng oportunidad si Marcos na alam yon parang maliitin na lang yung issue. Pero daw, basically, pag humaba yung kaso, tataas yung international interest. Dito tumaas yung kilay ko. Bakit? Pag ang gumagawa nito, politiko, I understand. Kailangan mo talaga maximum drama. Diba? Masaya yung political telenovela na maraming drama. Gets ko yun. Kaya lang, kasi diba nga, nung bata tayo, ang turo sa atin, kakala mo kung sino itong mga santo, na wala lang inisip kundi ang kapakanan ng bansa at ang demokrasya at alam mo yon, honesty, straightforward, yung ganon, virtues, yung mga ganon, political operator ka rin naman pala, pareho lang kayo. Gets nyo? Sabi rito, pwede pa lang ano, tapos sabi nyo, pahabain para tumaas yung international interest. Tapos ang debate nila nung meeting na to, paigliin ba o pahahabain yung trial? Kako naman, ba't yun ang pinag-uusapan ninyo? Ba't ninyo pag-usapan kung paano siya i-acquit? Ano ba? Gulo nyo ha? Diba? Ba't ganun? So, nag-o-offer, nagpo-political operator din. Ganun din ang galawan nyo, diba? Diyos Mariosep naman. No? Next, June 22, 1977. Kailang natin mag-load. Diba? I mean, pare-pareho lang kayo naglalaro ng politika. Nagkataon lang, nasunog kayo nung una, tapos nanalo kayo nung dulo. Pero ipapakita nyo sa amin na parang yung kung sino pang canonize. Parang, guys, totoo na, real talk lang, girl. Diba? Parang ning... Diba? Paandar din eh. Nagpapaandar din. Ano ba to? June 22, 1977. Okay. Trial of Benigno Aquino nag-resume daw June 22 pero natapos agad nung nag-request daw si Ninoy ng postponement hanggang June 29. Guys, 5 taon na siyang nakulong. Pinapostpone pa niya ng 1 linggo. Ewan ko lang ha, sabi niyo, gusto niyo makalaya. Pinapostpone pa rin 1 linggo. Ewan ko lang ha. Kasi kung ako yung ano, kung ako guys yung nakulong, gusto ko tapusin agad yung kaso nang mayari na. Kung papabitay niyo, pabitay niyo na lang. Diba? Weird. Pero ito naman daw, ang dahilan daw, may baka daw magkaroon ng decree si Marcos na magfe-face out ng mga military tribunal. Okay, in fairness. At meron daw mga transcript ng proceeding ang may gap, yung may mga ano, hindi na type parang ganoon. Nagusto daw pag-aralan ni Aquino para malaman kung magpa-participate siya o hindi sa trial. So, dinelay nyo. Okay. Bahala sa buhay nyo dyan. Next,
March 13, 1978. Ay, ito interesting to guys. Itong last na to guys, 1977 ng June. May sumunod naman parang 1 year later. Na. Excuse me. March 1978. Ayan. Ito, public comment by opposition leader that San Miguel provides link with Polaris submarines. In the course of the basahin ko ng verbatim tapos explain ko sa inyo. In the course of opposition leader Benigno Aquino's March 10 appearance on Philippine TV program Face the Nation, Aquino said that San Miguel Naval Communications Facility is used to communicate with Polaris submarines. This comment has not to date been picked up by Philippine media, nor have we received any queries. All right. Ano yung konteksto nito, guys? Ano konteksto? Yung pong San Miguel Naval Communication Facility, hindi po yan San Miguel Corporation sa bunutan ko kayo. Yan po ay isang naval base sa Subic. Na yung Polaris submarines, yan po ay isa po dun sa mga, ano yung mga submarine ng mga Amerikano na mayroong nuclear missile. Nakita nyo rito, si Nini Aquino raw ay kinlaim na tinutulungan daw ng rehimeng Marcos yung mga Polaris submarines, mga nuclear submarines. Guys, with nuclear warhead yun ha. Hindi yan sinabi na nuclear powered. Hindi. Actually, solid fuel raw itong mga Polaris submarines eh. Pero ano yung point? Ang point dito, nakita mo yung ginawa ni Ninoy? Naglalaro. Ano mo ba pala? Guys, pag magsasabi ka na, yung mga Amerikano, nakikipagkulod kay Marcos, Polaris submarines, tinutulungan nila mag-navigate, Kembot. Ano gustong mapala ni Ninoy doon? Basically, ang basa ko rito, pinapaalala ni Ninoy na, oy, psst, kala nyo, wala akong alam ha. Pag di nyo ako tinulungan, mga ungos kayo. Gusto mo, laglagan. Parang ganun yung datingan yan. Parang di naman ganun kagarapal, pero kinakalabit niya yung mga Amerikaner. Parang, huy. Parang nakalimutan nyo na ako. Uy, pues, ganun. Gets nyo? So, ano ba to? Sa ano po, US National Archives, Manila 03960, dated 13 March 1978. Eto, may isa pa. Ay, ito. 13 March 1978, then same day pinadala. Sa ano din, guys, sa... Pinadala rin, galing US Embassy Manila. Sabi daw, sa isang March 11 na press conference, sinabi po ni Ninoy na salungat siya sa pagtatanggal ng mga American bases sa Pilipinas. Sinusuportahan daw niya ang kagustuhan ni Presidente Marcos na ma-recognize ang Philippine sovereignty dun sa mga bases na yon at magbayad ng renta ang Pilipinas para magamit naman daw yung pera na pambili ng armas at saka kagamitan na kailangan ng bansa. Okay. This is very interesting, ha? Alam nyo kung bakit? Mukhang parang nagpapaka-buffer, naglalaro si Ninoy na parang maglalaro siya ng buffer state. Yung parang, siya, pag hindi nyo ako dinala Amerika, lalaro ako dito, mawalan kayo ng kakampi. Parang ganun. Kasi, pag nilaro ni Ninoy na kampinyan niya si Marcos kunwari by some miracle in 1978, hindi na siya aawayin ni Marcos kung kuntsabahan na siya. Kaya lang, apparently, gusto niya maging presidente. So, wali. Anyway, nakakulong pa rin siya neto, ha? Next. Ay, ito. Wait. Ay, ito. Maganda yung susunod. March 11, 2 days prior. Ay, ito maganda to. Mangyari.
1978 Manila, hanapin lang natin na. Ayun. US National Archives. Ah, ito. 11 March. Ito. Alright. So, ito tayo. Sa isa daw 90-minute na televised interview noong March 10, si opposition leader Benigno Aquino ay pinayagan daw na sumagot sa karamihan ng mga paratang na binalibag sa kanya ni Enrile. Sabi ko sa iyo, matagal na si Enrile eh. On the same program daw. Okay, yada. Eto na. Sinabi po ni Aquino na he had worked with, not for, the CIA. So nakipagtrabaho, inaamin niya rito, nakipagtrabaho siya sa CIA bilang presidential assistant. Dininay niya na ang pagiging komunista o miyembro ng isang communist front. Yada. At saka daw, mas marami daw siyang natanggap na impormasyon mula sa CIA kaysa sa ibinigay niya. Pero ito yung point, umamin siya rito na nakikipagtrabaho siya sa CIA. Wala yan sa history books. Wala sa history books yan, ha? Yung CIA connection ni Aquino, wala. Okay. Next. GOP liaison. Control F, LIA. Alright. CIA Connect, item number 3. Pinagpipilitan daw po ni Aquino na nagsilbi lamang siyang GOP liaison. So para daw contact person ng Philippine government with the CIA at the request daw of 3 presidents. Okay. Ganun kang ka-importante. Okay. Yung government of the Philippines daw at saka US government bilang aliado, routinely daw, nag-share daw ng intelligence, sabi niya. At nakakatanggap daw siya ng mas maraming impormasyon mula sa CIA kaysa sa kanyang binibigay. Inamin po ni Aquino na nagbibigay siya ng impormasyon sa CIA tukol daw sa mga hook threats sa mga US installation at Clark Field at San Miguel Como site. Hindi ko lang bisibihin ng Como. Pero only daw with presidential permission. Umattend raw siya ng isang serye ng mga CIA-sponsored seminars on international affairs bilang government representative noong mid-1950s. At inihalin tulad raw niya ito sa pag-attend raw sa West Point. At hindi daw siya nakatanggap ng spy training. Pero inaamin niya na kilala niya CIA. Okay. I mean, okay. Next. March 13, 1978. Ito. Ang dami nangyari noong March 13. Ba't ba nawawala ito, Linchak? Ay, napipindot ko kasi yung link. Yan. Yeah. Okay. Ito. Si Aquino raw ay natanong tungkol rin sa paratang ni Enrile na nag-apply siya pero na-reject siya ng CIA. Loko rin si Manong Johnny. No? Nag-apply daw siya si Ninoy daw, sabi ni Enrile, nag-apply daw sa CIA. Pero daw, hindi tinanggap. Loko rin si Manong Johnny. You know? Ang sagot daw ni Ninoy, excuse me. Masagot daw ni Ninoy, I stand by the records and I stand by what I said in the interview na hindi daw siya kailanman naging CIA agent pero totoo daw na nakipagtrabaho siya sa CIA sa Indonesia at nakipagkita rin sa CIA station chief in Algiers. Sabi Algiers. No, Algiers, ah. In Algeria. Ang Algeria sa North Africa yun eh, no? Oo, tama. North Africa yun. So, ayun. Nakikipagkita. Hindi daw siya CIA, pero nakikipag-meeting sa CIA. Okay.
All right. Ay, ito. Control F, A, C, K, N. Ito. Inacknowledge daw ni Aquino na hindi naman ganong kasama yung martial law. Kasi daw, nag-improve daw yung law and order situation. Sinabi pa raw ni Aquino na Marcos kailangan daw pasalamatan dahil sa mga development na yung related sa land reform. Naniniwala daw siya na ang gusto talaga ni Marcos ay malinis na halalan dahil alam niyang gustong malaman ni Marcos yung damdamin ng taong bayan. Wala sa libro yan. Okay. Next. Oh, ito maganda to. January 28, 1978. Malapit na tayo matapos, guys. Tiis-tiis lang. January 28, 1978. State 023818 yung pang-i number ng dokumento. Title ay Annual Human Rights Report. Annual Human Rights Report Philippines. Nakita nyo? Parang may civility yung dalawa. Totoo, inapi talaga ni Marcos si Aquino. Totoo yun. Kaya lang, i-real talk lang natin, hindi naman yung tipong parang si Marcos ay si Senyora Santibanez, tapos si Ninoy si Marimar. Hindi ganun. Pareho lang silang Senyora Santibanez. Nagkataon lang, tumagilid si Ninoy. Ganun. Ilagay natin sa tama yung usapan. Yung snap elections, 1986 yun. Wala na yung sa CIA files. Ang masasabi ko lang dito, yung nalaman ng CIA, embassy files. Gets nyo? Dati kasi, ang pinapakita nila, parang si Lina at saka si Claudine Barreto, parang sa Mula sa Puso. Parang yung may kontrabida, tapos may bida. Hindi naman pala ganun. Pareho lang din silang Pareho lang silang politiko. Ganun lang po talaga yun. Nagkataon lang, natatalo yung isa. Gets nyo? Chismis. Distinct. Ito. Respect for civil and political liberties. Ang ginokomento nito, human rights situation sa Pilipinas noong 1978. Chakarot. Freedom of thought as distinct from freedom of expression, okay, is not limited in the Philippines. Malaya ka naman daw mag-isip. Freedom of thought. Pero syempre, yung freedom of expression daw, heavily curtailed. Kasi daw, okay. Ito. Freedom of expression, on the other hand, is controlled by a variety of means. Excuse me. Free debate periods have been declared prior to various referenda held during martial law, and opponents of the regime have used these periods to express their views, although little of this criticism has been carried in government-controlled media. So parang yung nangyayari sa atin ngayon. Bakit? Ang pinagkaiba lang sa sobrang hina po ni Martin Andanar, ang kumokontrol ng media, opposition. Tapos yung gobyerno ang bugbog. Tapos pag kayo, halimbawa ako, sipin nyo nga, ako nga, in-acquit nga ako sa Trillanes case, walang nag-report. Pero noong dinemanda ako ni Trillanes, front page. Pansin niya, amazing. So parang baliktad lang. Okay. Last. Ito. Ay, kay Cardinal Sin. November 1979. All right. Meron dito, in response to question. Ah, ito.
In response to question, ay hindi pala. Reiterated familiar position, familiar pose. Ayan. In response to questioning, si Cardinal Sin daw, inulit-ulit yung kanyang familiar na position sa martial law. Kinakailangan daw at justified raw. Ayun o, sabi. Guys, ano to? Manila 21079, dated 5 November 1979 sa U.S. National Archives. Ayun o, ang sabi. Inulit daw ni Cardinal yung kanyang pamilyar na posisyon sa martial law. Kailangan daw at justified raw noong 1972 ang martial law dahil sa peace and order situation. Kanya lang daw, napahaba daw at hindi na raw nakabubuti sa bansa. Hindi daw ito, nakapag-succeed ng pagbabago ng Pilipinas at mas masama raw yung kondisyon ngayon. At ginagamit lang daw yun ni Marcos para manatili sa kapangyarihan. Pero ito yung point. Inaamin ni Cardinal Sin, according mismo po sa US Embassy, na kailangan ng martial law noong 1972. Hindi po sa atin tinuro yan. Ang turo sa atin noon, dapat demokratiko tayo all the time, hindi never naging kailangan ng martial law. Pero ito si Cardinal Sin mismo, sabi niya, kailangan daw pala ng martial law noong 1972. Eh, ba't ganun? Madam, eto na, mas maganda yung sumunod. Ito yung last. Comment po ito ni Murphy. Ito yung embassy official na nagsulat na ito. Nakalimutan ko na ano posisyon niya. Basta ka US Embassy Manila yan. Significance of Cardinal's firm and repeated assertion, I know when to stop, is its indication of his concern about possible over-identification with Aquino. An identification, yung parang ayaw niyang masyadong malitaw na dikit kay Aquino. Oh, alright. Kaya lang, in-stimulate doon yung identification na yon noong nag-wedding anniversary homily si Sin, noong nag-wedding anniversary yung ano, si Cory at saka si Ninoy. Tapos, si Ninoy pala, nang hiling kay Cardinal Sin na mag-take over ng opposition leadership. So politiko din si Cardinal Sin. Pare-pareho lang. So pag-isipan natin kung ano ibig sabihin nito. Suggestion ko sa inyo guys, punta rin kayo ganito, paano pumunta rito ah. Punta lang kayong Google. Tapos type nyo lang US National Archives Access to Archival Databases. Tapos, click nyo lang to. Ayan, aad.archives.gov. Tapos, mahatching ako, wait. Alright. Tapos, ayun na, may diplomatic records. Actually, dito pa lang, pwede nyo nang umpisahan eh. Ang hassle lang, pag doon sa main database kayo naghanap, maraming mga pages na ano lang, walang laman, burado lahat. Pero dun sa diplomatic records, mas malaman. So, yun lang muna guys. Pahinga lang muna ako ng konti dahil may live ako ng 9:30. Again, ako po si TP, DH ng mga DH, signing out. Pero nakikita rin niya, may mga parts talaga na hindi mo makikita sa history books natin ngayon. Galing po ito sa US Embassy in the Philippines na nandoon may first-hand experience sa Pilipinas. So, I know. Pag-isipan nyo.